Update naman po sa 361 degrees first 3.0. Disclosure, itong sapatos na ito ay pinadala sa akin ng 361 degrees official store para gawa ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawa nito ng video. At lahat ng sasabihin ko dito ay walang ibang nakapakinig o nakakita nitong video bago ito ay upload dito sa YouTube. Madalas kong ginagamit ito sa long run at LST. At yung long run ko dito madalas ay 21 km na mayroong kasamang speed run sa huling kilometro. At yung pinakamabang takbo nito ay 51 km. Long, slow distance. Kasama ito sa rotation ko ng running shoes. Meron o wala akong running event. Dati ginagamit ko to sa speed run pero ngayon hindi ko na siya nagagamit dahil sa nagkaroon na ako ng mas magagaan na sapatos kaysa dito. At ginagamit ko na lamang ito sa easy run at LSD. Nung nag-LSD ako ng 51 km gamit ito, 6 hours or 7 hours ata yun sa pagkakatanda ko. Nobali, Tagaytay to Santa Rosa. Inabot ako ng 12 PM, katanghalian. Sobrang init at tirik na tirik ang araw. Ang init din ng kalsada, lalo na yung singaw. Nag-alala ako sa sapatos na ito dahil sa baka maluto yung dikit, yung pace dito sa midsole niya, baka bumuka. Kasi may mga sapatos na mabilis maluto yung pace, yung dikit, lalo na kapag sobrang init ng panahon, kapag natutukan siya ng init ng araw. Naranasan ko kasi yon nung naglaba ako ng sapatos, tapos inano ko, pinaarawan ko, namalayan ko, tumuklap na, nawala na yung dikit. Kaya nag-isip ako nung inabot ako ng 12 PM, baka matanggal yung pace nito, at hindi naman. At ang lambot pa rin ng midsole nito, kahit ilang oras ko na siyang tinatakbo. At isa pa sa nagustuhan ko sa sapatos na ito, hindi siya madumihin at madali siyang dinisan. Check natin guys, yung sapatos. Unahin natin yung insole niya pagkatapos ng 270 kilometers na takbo. Ayan. Ayan yung insole niya. Ayan. Insole. Sa mga live ko, pag nakikita nila yung insole na ganito, ang sabi nila, fresh na fresh pa. Ayan. Yung loob, tingnan nyo guys yung loob. Ayan. Yung dikit, ayan. Dikit. Ayan. Ayan. Yung ano, yung outsole. Yung outsole guys. Ayan yung outsole niya. Ayan. Andiyan pa yung rubber niya. Ayan. At dito. Ayan. Napaka-flexible niya. Kahit na makapal yung midsole niya. Sa mga nagtatanong kung ano yung pwedeng ipang walk na sapatos, ito yon, isa sa marirecommend ko. Sabi ko nga sa live ko, itong sapatos na ito ay pwede mong gamitin sa maghapon. Kung halimbawa nag-office work ka, may lakad ka, pwede mo tong gamitin sa maghapon. Tapos, kung halimbawa gusto mong tumakbo, pwede mo pa siyang gamitin kasi nga makapal yung midsole nito. Kayang-kaya nang suportahan yung maghapon mo, tsaka yung takbo mo. Nagsisimula ka pa lang at mabigat ka, medyo flat-footed ka, pwedeng-pwede to sa'yo. Hindi ka iiwan ito. At kung meron ka pang tanong about sa sapatos na ito, i-comment mo lang at sasagutin ko ito. At kung halimbawa interested ka sa sapatos na ito, ilalagay ko sa description ng link kung saan mabibili. Maraming salamat and run safe!